Mabigat para sa 67 anyos na si Nanay Rosario ang aabot sa 900 pesos nilang bill ng kuryente kada buwan. Kaya kung minsan naman, wala akong mahiraman, kaya yun, nagkakaroon ako ng arrears. Opo, kung minsan nga nakakautang pa kami ng bigas. Sa hirap ng buhay, nais niyang maging parte ng 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD. Opo, nag-apply ako noon nung sinasabi nila, pag may bakante na, isisingit ako. E siyempre, kuminsan, hindi rin nila maharap talaga. Kung sakali kasi, bukod sa perang matatanggap mula sa pamahalaan, maaari pa silang makakuha ng subsidiya mula sa Benguet Electric Cooperative basta't hanggang 45 kWh lamang ang kanilang nakukonsumo kada buwan. Kailangan na pong mag-apply sila. May application form na po na si MET, binigay po si ERC dito sa atin na meron para sa 4Ps at meron din po sa non-4Ps. Pero yung kanilang monthly income ay nagpo-fall pa rin sa poverty threshold na iseset po ng local na PSA or Philippine Statistics Authority natin. 12,030 pesos na income kada buwan para sa pamilyang may limang miyembro ang pasok sa poverty threshold ng Cordillera. Sakaling kabilang dito ang mga mag-a-apply para sa subsidiya ng Bineco, 5% ang magiging discount ng mga makakakonsumo ng 41 hanggang 45 kWh. 50% o kalahati ng bill ng kuryente na lamang ang babayaran naman ng mga makakakonsumo ng 20 kWh pababa kapag sila'y naaprubahan sa naturang electricity subsidy ng Bineco. Ah, malaki din po. Malaki din ang maitutulong sa ganyan. Siyempre, mababawasan mo na rin yung pambayan mo. O di may pambili ka na rin ng ibang ulam. O di, siyempre. Electric bill at valid ID lamang ang kailangang ipasa ng mga 4Ps members na nais mag-apply para sa subsidiya. Samantalang electric bill, valid ID at sertifikasyon naman mula sa DSWD na pasok sila sa poverty threshold ang kakailanganing ipresenta ng mga hindi kasama sa 4Ps. Ang nasabing subsidy ay pagsunod na rin sa Republic Act 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.